Magandang araw sa inyo mga boss, mga pals, mga sir, mga ma'am. For today's video ay gagawan ko ng review si Winner X sa loob ng 1,200 Odo na natakbo ko sa kanya. So simulan na natin, bibigay ko sa inyo yung magiging feedback ko sa kanya. Let's go! So, sisimulan ko dito sa brake system niya. So, alam niyo naman na ang variant ng aking Winner X ay ABS Premium. So, obvious naman sa variant niya, ABS siya. So, nagagawa niya ba yung purpose niya bilang anti-lock braking system? Para sa akin, okay siya. Responsive siya sa panahon na nabibigla kang tigay ng preno. Noong time, kung napanood niyo yung vlog ko na umakit ako ng Kabayunan ng Budik, nung palusong na ako, nung pababa na ako ng Budik, ay gamit na gamit sa akin ang rear at front brake. So, sa front brake, may time na pag tumalbog yung gulong, may mga bato na tumatalsik kapag nagugulungan niya, nag-a-activate o nagre-response ang ABS niya na hindi ko mapiga ng todo at hindi mag-lock ang gulong. Kasi pag nag-lock ang gulong sa sitwasyon ng dinaanan ko sa Kabayunan ng Budik, maaaring mag-skid. So, nape-prevent niya naman ang maganda. So dito naman tayo sa rear disc brake niya. Okay naman yung kapit, ano? Para sa akin pasado na siya. Pero kung may chance ka, kung may pagkakataon kayo na mag-upgrade ng rear brake, mas maganda kung mag-upgrade kayo dahil mas magiging responsive yung pag-brake niya sa likod. So dito naman tayo sa kanyang gulong. Kasi natakel naman na natin yung brake system niya. Bigyan ko na rin kayo ng feedback pagdating dito sa gulong. Itong gulong ni Winner X na ABS Premium, ito ay may starter na CS wing. So sabi nila parang Maxxis na daw to. So hindi ako sure ha, hindi ko pa naman nare-research yun. Pero para sa akin, pagdating sa grip niya o yung kapit niya, maganda. Confident ako na i-banking siya. Para sa akin, kung stock tire lang din naman na pang matagalan, para kay Winner X, itong stock tire niya, pwede na. Hindi mo siya kailangan agad palitan kung same size lang din naman yung ipapalit mo. Unless mag-slim tire ka or mas maglaki ka pa ng size ng gulong. Pero para sa akin, as stock tire, hindi na kailangan palitan. Dito naman tayo sa kanyang gauge. Ano? So ito guys ay nilagyan ko na ng panel protector. So ito yung number one na may i-advise ko sa mga bagong bili nyong Winner X. Kabitan nyo agad ng panel protector dahil ang bilis niya magka-hairline. So ito ko nabitan ko agad para safe yung aking panel gauge. So yun lang pagdating dito sa panel gauge. Dito naman tayo pagdating sa kanyang shifting. Gano nga ba kahirap o gano nga ba kalambot? Para sa akin, kung i-rate ko yung lambot niya, 9 out of 10. Kasi napakadali niyang hanapin. Madali siyang i-premera, madaling ipasok ang segunda, at higit na lahat yung neutral niya, napakadaling hanapin. Para sa akin, si Winner X, yung pagdating sa shifting ng gears, wala kang magiging problema. Hindi mo kailangan puwersahin, hindi mo kailangan tukuran na sobra. At syempre, ang nagdala na rin sa disenyo ni Winner X ay itong kanyang foot peg. Unlike, magdadrop na ako, unlike sa Raider at Sniper, pag nagbakla sila ng stock foot peg, alam nyo naman na isang buo yan sa baba. Na may mabigat na timbang din. So, ito wala. Dahil alloy na to, at yung foot peg niya ay parang naka-shifter. Ano? Ito lang, itong, kung tatanggalin nyo itong kaliwa, ito lang, hindi nyo na kailangan tanggalin yung kanan. Ito lang, mabilis siyang maalis. At higit sa lahat, foldable. Para siyang sa mga naka-big bike, no? Yung foot peg niya, kung sakaling yung paa mo tutukod dito o yung, kung sakaling yung binti mo tumukod sa foot peg, hindi siya magiging abala dahil foldable siya. And may goma rin naman, malambot siya apakan, hindi siya masakit sa paa.
Tapos itong kanyang shifter, ito, may goma, okay naman, pero nakakaitim kasi ito ng puting sapatos, kaya hindi ko sinusuot yung sapatos kong puti kapag si Winner X ang dala ko. Dito naman tayo sa kanyang cooling system. First impression ko talaga dito sa radiator nito, kita ko agad at nasabi ko agad sa sarili ko na ang kapal pala ng radiator ng Winner X. Kasi kung titignan mo yung looks niya, para ka nang naka-aftermarket. Pero mas may aftermarket pa dyan na radiator. Pero kung i-rate ko yung cooling system niya, para sa akin na 10 out of 10. Kasi doon sa 1,200 na tinakbo ko, bata pa yon talaga. Hindi pa ako naka-experience ng overheat. O nagkaroon ng indication sa panel gauge ko na nag-o-overheat si Winner X. Hindi. Ang napansin ko lang dito, makunat lang paanda rin yung kanyang radiator pan. Alam ko hindi lang naman ako nakaka-experience niyan, pero pagdating sa radiator pan, talagang makunat. Siguro sobrang init ng makina ang kailangan mo para mapaandar siya. And bukod doon, bukod sa napakakunat para mapaandar mo ang radiator pan ni Winner X. If ever man mapaandar ninyo, sobrang tahimik naman. Yun din, hindi nyo maririnig. Kahit nasa traffic kayo, sobrang layo na ng natatakbo nyo, hindi nyo maririnig yung kanyang radiator pan na umiinit unless silipin ninyo. Ako kasi may time na pumunta ako ng Manila and then nung pauwi na ako, nakahinto ako sa stoplight. Sinilip ko yung radiator pan niya kung umaandar ba. Umaandar naman, sobrang tahimik nga lang. Kahit patayin mo yung makina tapos buksan mo ulit yung susi, hindi siya ganun ka dinig na umuugong. Umaandar naman siya, gumagana. Pero para sa akin, kung merong way para konting init lang ng makina or siguro mga around 80 degrees Celsius lang, kailangan umaandar na yung radiator pan. Kung merong way na maging ganun, ganun siguro ay papagawa ko dito. Kasi nararamdaman ko, mainit na sa binte bago umandar yung kanyang radiator pan. So, yun lang. Pagdating naman sa cooling system niya, all goods pa rin kasi hindi pa ako nakaranas ng overheating sa kanya or sign na mag-overheat siya. So, next tayo. Dito naman tayo sa kanyang suspension. So, isa lang naman yung motor na pwede nating ihalin tulad dito, which is yung Sniper 155 or Sniper 150. Ang lamang ni Winner X kay Sniper 155, isa sa nakikita ko ay itong suspension niya sa harap. Habang dinadala ko siya, habang daladala ko to sa DRT, makita ko ng kabayunan, wala akong problema na lumalagutok yung kanyang suspension or tumutukod. Take note, naka-lowered po ako ng 1 inch sa harap. Binabaan ko siya ng 1 inch. Siguro sa mga susunod na video, sabihin ko rin sa inyo yung dahilan bakit ako nagbaba ng 1 inch sa harap. So, sa suspension niya, i-rate ko siya ng 0 to 10. Para sa akin, 9. Hindi ko siya i-rate ng 10 kasi hindi naman siya nakatono sa weight ko. Ang suspension na galing sa factory ay naka- chunto para sa may angkas kasi 2-seater itong si Winner X. Pagdating naman sa suspension sa likod, sa weight ko na 65 kilograms, wala naman akong problema. Hindi naman ako nakaranas sa kanya na matagtag siya. Or siguro, kaya hindi umaabot sa punto na maramdaman ko na matagtag siya, pag may nakikita akong lubak, nagbabagal na ako. Pero yung biglaan, hindi ko pa na-experience. Kung napanood nyo yung huli, nung makita ko sa DRT, yung nag-banking kong ako, yan, nandiyan sa screen, yan, nalubak tayo. Pero hindi ko ininda yung sa likod, sa harap lang, kasi parang tumukod siya. Pero nung chinek ko, hindi naman tumukod. Pero dito sa suspension niya sa likod, sa weight ko na 65 kilogram, walang problema. Okay siya para sa akin and mas lalong naging okay siya nung nagkaroon ako ng angkas, which is same weight ko lang din yung kapatid ko. Okay yung bounce niya, maganda siya lumaro, komportable talaga. So dito naman tayo sa kanyang tawag dito sprocket. Yan.
So dito sa sprocket na to, sa buong 1,200 odo na natatakbo ko, may naririnig akong ingay. Di ko alam kung saan nang gagaling. Dito pala, sa sprocket na to. Nadidinig nyo yan. Ayun o, nadidinig nyo yung tunog ng kadena. So ang sagot dito is alagaan nyo lang sa lubrication. Madali lang talaga siyang matuyo. So kung meron kayong pang-lubricate ng kadena na alam ninyong mas tatagal o pang long-term use, yun ang gamitin nyo. Ako kasi ang ginagamit ko lang ay yung mga pinaggamitang langis. Yung pinag-change oilan. So yun lang, tapos pinupunasan ko pa. Siguro kaya mabilis matuyo at miingay. Ayan, maririnig nyo. Uingay. Pero hindi naman nakaka-affect yun sa performance, no? Masakit lang talaga sa tenga. Pangit lang marinig, no? Pagdating naman dito sa gas tank, naka-full tank kayo, ang kunat niyang pababain, o ang kunat niyang mabuwasan ng isang bar. Pero kapag nabuwasan na siya ng isang bar, dire-diretso na yan hanggang sa mag-blink na. So hindi ko makabisado yung liters nito o kung ilan pa yung matitira after mabuwasan ng isang bar, kasi halos sunod-sunod talaga. Kaya ang ginagawa ko para sa akin na lang, kapag nabuwasan ng isang bar, kailangan ko ng magpagas. So yun lang. And given na ang gas tank nito ay 4.5 liters lang ang capacity niya, kung ganun lang kaliit talaga yung gas tank, pag nabuwasan ng isang bar, magdagdag na. Maliit nga yung gas tank nito, ginawi naman ni Honda sa pagkamatipid na gas. So ipapadinig ko naman sa inyo yung tunog ng makina niya at yung tunog ng pipe. Hindi ko gagamitin itong lapel na gamit ko kasi hindi maganda yung sound, no? Hindi siya realistic. Dito sa cellphone ko medyo okay naman yung sound, no? para siyang totoo. So pandarin ko na siguro mga 5 seconds tapos i-re-rev ko din. Kayo na lang mag-assess, pero syempre magbibigay rin ako ng feedback ko pagdating naman sa tunog ng makina niya. Let's go. After 6 months or after 1 year, kung nasa akin pa tong si Winner X, bibigay ko pa rin yung feedback ko.
So hanggang dito na lang tayo mga boss. At na-discuss ko naman siguro yung mga kailangan kong i-discuss sa inyo. Kung meron man akong nakalimutan, comment down below lang kayo dyan. At try kong itakil yan sa mga susunod natin vlog. Isisingit natin yan. Ano? Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo kasi yun pa lang yung na-experience ko at yun pa lang yung major na napapansin ko dito sa motor na to. And sa susunod pa rin, sa susunod na mga vlog natin, itatakal ko rin sa inyo kung ano yung mga pinagkakakabit ko dito at kung ano yung dahilan bakit ko kinabit yung mga yan. So hanggang dito na lang tayo. Kita-kita lang tayo sa susunod na vlog. Shoutout sa mga nanonood dyan. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment down below ka lang para malaman ko kung hanggang saan na ba nakakarating yung ating video. So yun lang, kita-kita lang tayo sa susunod na vlog.